store up treasures on earth, where moth and rust destroys, and where thieves breaks in and steal. And welcome back sa ating channel, mga katiyats. Para sa ilang minuto lamang na pagtatalakay nitong inyong mga treasure markers. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-click ang red button para palagi kayong updated. At sa aking event followers, ako'y mag-shoutout. Shoutout kina Diego Gabrines, Sanusi Antanani, Bonifacio Manuel, Randy Paho, Romulo Ferrer. Shoutout din kina LG Binso, Rico Mausisa, Roviling Lopez, Rex Alipu, at also shoutout kay Olo Ginto TV, Elvin Pamaran, Bobby Hofansia, Robert Cabunilas, Lolito Junior Patino, Tating Nali Mansalay, Pango Sylvester, and also to Jimmy Gramatico. Basta't ikaw, Amor Solo Lago, Hayasin Optimia, Gregorio Nobal, and lastly, shoutout kina Inday Baduday, Hukbo ng Liwanag, Migo The Hunter, at kay Nueva Vizcaya Channel. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay, mga katiyats, meron tayong natanggap na picture padala sa atin ng ating katiyats. Ito ang mga karakter na litrang Y, merong litrang D, at meron siyang buntot na nagmistulang arrow. Okay, atin muna i-close up ito. Tingnan natin ng mabuti ang engraved mark at ang hindi engraved. Okay, itong portion dito ay hindi ito kasama. Ayan ay natural lamang. At itong dito pala ay hindi ito magkarugtong dito. Yan ay isang guhit lang. And then, ang D ay may buntot. Hanggang dito lang. Itong dito, yan ay natural na lang yata yan. Masyadong manipis na yan. Kaya ito ang nakamarka dyan. Ang Y at ang litrang D plus merong mga guhit. Okay, so atin na umpisahan ito, mga katiyats. Ngayon, nahin muna natin ang litrang Y. Sa litrang Y, ang hanapin dyan ay ang pinakamahaba na parte ng litrang Y. Example, ito at ito ay mga maiksi at ito ang mahaba. Sa kanyang posisyon na nakatagilid ang Y, yan ay isang arrow. Okay, hindi na siya litrang Y, kundi arrow siya na nawawala ang ulo. At kapag ganyan, karamihan ng distansya niyan ay 4 in 5 meters papunta dito sa kanyang ulo. Okay, so ang ating puntahan dito ay ito na direksyon. Ang pinuturo niya, 4 and 5 meters. Isang hukay lang yan. So, 2 metro na diameter ang inyong gagawing hukay. At 2 meters test dig lang muna. Huwag muna laliman. At saka na kung magiging positive na, meron na kayong magitang mga markers underground na mga magagandang hugis na bato, dyan na kayo magpatuloy ng mas malalim pa. Ngayon ang litrang D, sa aking experience, iwan ko lang kung magkapareho ang meaning ng D, ito'y sa experience ko lang, ang direksyon ng D ay kung saan nakaharap itong kanyang curve part, itong naka-curve. Kaya ang direksyon niya ay dito. Ayan. So, atin muna kunin ang direksyon ng D. Sakaling walang makuha dito, ito ay X. Pero yan ang ating numero 1.
yan ang number one digging spot. Ibig sabihin ng numero uno, yan ang pinakamalaking tsansa na meron. Okay, ngayon dahil wala dyan, kunin din natin sa litrang D ang distansya na 4 and 5 meters. Ganun din ang gagawin natin dito, 4 and 5, isang hukay lamang. Kunin nyo ang gitna ng D, ito, and then project. Project nyo mga ka-TX, ulitin natin. So, hanapin lang ang gitna ng D. So, ito ang gitna niya at saka ito. And then, i-project yan kung saan nakaharap yan. At maghukay tayo 4 and 5 meters. Test dig 2 meters deep. Okay, sa banda rito. Kaya gamitan nyo yan ng linsa or nylon para makuha nyo ang eksaktong direksyon niya. Okay, pagdating naman dito, meron siyang buntot na kaganyan. And then ito ay nagaganyan. Hindi magkarugtong, pero nagmisto lang half arrowhead. Okay, kung atin yan i-connect, ang mangyari dyan ay ganyan na ang itsura niya. Ayan, so ibig sabihin, merong direksyon na tinuturo ang buntot ng D. Ito ang ating pangatlong paghanap ng direksyon. Dahil nandito ang kanyang parang half arrow at ang kurba ng D na buntot ay kapareho ng tinuturo nito. Itong half arrowhead. So ang tinuturo niya ay ito na portion. Okay, at ang distansya niyan, ganun pa rin ang kunin natin. 4 and 5 meters distance. Kasi maiksi lang yan na half arrowhead. So dito banda, yan ay southwest. Ang dito naman sa numero 1 ay east. And then southeast ang pangalawa. Ngayon lagyan natin ng kulay pula ang ating mga digging spot. Ito 4 and 5 meters una, numero 1. Pangalawa ay ang southeast at ang pangatlo ay southwest. Okay, yan lang ang paghanap sa sign na yan mga katiyat. Si legit marker yan for treasures. At yan ay isang giveaway marker. Okay, at ngayon, meron tayong tingnan na iba pang mga signs na padala sa atin. Magkasama lang yata ito kasi isang folder lang ito. Yan ang mahirap kapag marami akong isave na picture. Hindi ko alam kung isa lang ang mayari o nagkahalo-halo na. Pero pinufolder ko yan. Minsan lang mayroong isang maligaw na picture sa karamihan. At magkahalo-halo na. Okay, ito yung mga picture padala sa atin. Ang ganitong bato, maganda ang kanyang forma. Pero ang mga butas na ganyan mga katiyats na ayan, parang kaha or kawali. Yan kasi ay nature made lang yan, ang mga ganito. Ang hole na man-made ay paganyan ang kanyang pagkagawa. Parang iskinado or iskwalado. At yung gawa ng nature ay paganito. Yan kasi pinapatangan niya ng ulan for thousands of years, hundreds of years. Kaya yan nabubutas ng ganyan. Okay, alam niyo, malaman niyo ang gawa ng tao kasi mayroong tool mark or gawa ng chisel. Makikita niyo very rough ang circle, ang butas na ginawa. At kung gawa ng barina, smooth yan pero ganun pa rin, ganito. Eskwalado pa rin siya. At hindi siya yung ganyan. Kaya itong dito, maganda nga lang siya tingnan kasi nakapurma. Pero hindi siya yung sinabi kong hole. Siya ay
ganito, concave, very smooth. Kaya katulad siya itong mga holosetas, sa tagal ng panahon, ito ng mga klase na hole ay lalakihan at bibilog. Pero ganyan pa rin ang kanyang style ng pagkalalim. Concave, ganyan. Okay, so hindi muna tayo mag-speculate sa bato na ito. Kahit siya ay malaki, maganda ang itsura. Pero ang mga marka niya ay hindi natin, katulad nitong linya na to, klarong-klaro yan na hindi gawa ng tao, kalikasan lamang. Walang tool mark. So, laktawan muna natin to at punta tayo sa iba pang picture. Ito naman, maganda na to na sign. Ang mga ganito na bato, nakikita to sa underground. Nagtaka ko bakit nandyan sa labas. Baka mayroong naghukay dyan noon at hindi na ilabas na yan. At hindi magmamarka ang hapon sa mga maliliit na bato kapag nasa itaas. Kasi kung ito yung paa, kasama yung kanyang tikod ay ganyan na yung kahaba ang paa. So ibig sabihin ang bato na ito ay nasa 4 feet lamang. So apat na talampakan lang yan. At pwedeng buhatin yan ng dalawang tao. Ang treasure marker ng hapon, kapag nasa itaas, mga big boulder marker, hindi nabubuhat. Hindi rin natitinag. At mabibigat talaga. Kasi alam nila na kung magaan na bato ang kanilang markahan, pwedeng gugulong yan at pwedeng buhatin ng mga tao at ilipat. Kaya ito, maganda naman to. Legit form of marker ito, pero maliit siya para ilagay sa ibabaw as big boulder marker. Kaya hindi natin ito magamit na reference kasi nagagalaw yan, gumagalaw yan, maliit kasi siya. Kaya kahit legit marker ito, hindi ito nagapagturo ng eksaktong lugar kasi gumagalaw siya, nagagalaw, nabubuhat. Kaya hindi reliable. Okay, puntahan natin ng iba. Ito yung treasure map. Okay, atin tingnan ang treasure site. Meron tong picture kanina na maraming bato. Itong number one naman ay wala siyang tool mark. Kahit na meron siyang pattern, ito yung kanyang pattern. Nagaganyan. Pero masyadong manipis at hindi gawa ng chisel. Alangan naman na hindi chisel ang igawa ng hapon ng marka. Talagang tools ang ginagamit, chisel. At ito na mga butas, ito yung natural lamang. Yan. So dapat marunong tayong kumilatis mga katiyats ng mga butas na gawa ng nature at butas na gawa ng tools. Kaya ito, laktawan muna natin to. Hanap pa tayo ng iba pang magandang treasure marker. Okay, ito. Meron yata ito butas dito. Tingnan natin to. Atin tingnan, meron nga siyang butas. Ito yung sa mapa na sinasabing may butas na bato. So ito ang medyo, kung malaki ito mga katiyets, pwedeng marker na ito. Pag hindi ito nabuhat na bato, classified na ito as big boulder marker. At ito, itong bilog dito, yan ang ginawa ng tool mark. At saka baka itong malalim dito, magagawa din yan ng tools. Pero itong tatlong mababaw, concave kasi siya, ganyan ang pagkaano niya, butas. Kung ito yung ibabaw, pa ganyan. Dapat kasi ganyan. Ganito ang side view yan ng pagbutas. So,
Ang legit circle dito ay ito. At ito. Nagsasabi siya na there is a treasure on the spot. So mayroong treasure dyan. On the spot. Ang circle ay walang direksyon. Kasi bilog siya. Unlike sa mga square, mayroong mga kanto, ang rectangle. Ang triangle ay mayroong kanto. Kaya nakapagtuturo ang mga yon. Pero ang circle, ibig sabihin zero. At hindi na tayo pupunta sa malayo. So pwedeng dito sa harapan ng bato na ito. Mismo. 1 meter galing sa bato. 1 to 2 meters. Pwede kayong mag-test din dyan. Dahil sa ito ay legit ito. Ang sabi niya, there is a tunnel or entrance to tunnel in front, beside, or under. Pwedeng nasa baba niya. Kaya lakihan niyo ang hukay, isama niyo ang baba niya pag-hukay. Okay, so hanap pa tayo. Meron akong nakita kanina, yung maraming bato. Sandali lang mga katiets. Ah, ito, kunin ko to. Ito. So there are 7 rocks na nakita ni Katiets na nagdalat sa kanyang rice field. Itong mga maliliit masyado na nabubuhat lang, hindi na natin yan ibibilang. Ito pwede pa ito, itong number 1. Ano bang meron sa number 1? Meron siyang linya. Ayan. At isang malalim na linya at isang butas para siyang z-tingnan, pero itong banda rito yan ay tingin ko ay nag-crack na lang lamang yan. Dalawa ang man-made na sign dyan. Okay, yung sa unahan naman din na natin nakikita yan. Hindi na maklaro kung anong mga marka dito. So anyway, punta na tayo sa mapa. Tingnan na natin ang kanyang mapa. Okay, nasaan na ba yun? Kuha na lang tayo ng bago. Okay, ito yung treasure site sketch map. All right, ito yung number 1 na parang Z. Okay, tingnan nga natin to. Kanina ang nakita ko dyan, dalawang linya lang na makapal. So pwedeng ito yon, yung dalawa. At nakakonek siya. Okay. Andito yung isang bato na sabi ko ay maliit lamang. Pero magandang marker yan. Ang kanyang porma ay maganda rin. At dito sa unahan ay mayroong malalaki na klaseng bato. Pero wala nang ganong marka. Ang may marka lang na maganda rito, ito yung sinabi ko kanina na legit circle. Ang din ang tatlo ay manipis na lamang. Pero meron siyang malalim na butas sa baba. So, ito na ang sinabi ko na pwedeng merong treasure under, treasure in front sa bato na yan. At kung ito ay hindi yan natitinag, hindi nabubuhat,
at kung ganyan pa rin ang kanyang posisyon, at kung malaking bato yan sa ilalim ng lupa, kung ang dulo lang yan ang nakalitaw, yan ay nagtuturo ng i-cross kasi natin yan, nagaganyan. Tinuturo niya ito at tinuturo niya dito. Pero dahil nandito ang magandang sign, ibig sabihin dito na talaga. Ito na portion, mga ka-TX. So dito kayo maghukay under sa bato at front sa bato. So gawing isang hukay lang yan na malaki. Ito, mga ka-TX, hukayin nyo dito and then sa front. At gawin dyan, pagsamahin ng dalawang hukay para isang hukay lang ang gagawin. Okay, hindi na ako magturo ng iba pang lokasyon. Yan ang pinakamalaking chance na meron dyan sa lokasyon na yan. Pero kung ano man ang nasa puso at isipan nyo, mga ka-TX, ay sundin nyo lang yun kasi dapat sundin ang puso. Ang sa akin naman ay guide lamang at hindi ito 100%, pero makapagdagdag ito ng inyong mga analysis sa inyong treasure site. Okay, so ako'y magpaalam na. Hanggang dito lang muna ako. Maraming salamat and God bless you all. Ingat kayong lahat. Ciao for now.